Minsan na siyang naging alagad ng dilim. Sa taglay daw niyang kapangyarihan ay marami na siyang napahirapan at napatay pa sa kanyang pangungulam. Pero heto na siya at ayon sa kanya ay gusto nang magbalik sa liwanag at iwan ang sumpa ng nakaraan. Totoo ba ang pangungulam? Nakilala siya ng Rated Corina at ngayon pakinggan natin ang mga kumpisal ng mangkukulam. Sa akin, totoo ang kulam. Halang ang kaluluwa at sukdulan ang kasamaan. Ito ang bansag ng marami sa mga taong mas piniling maging kampon ng kadiliman tulad ng mga mangkukulam. Isang babae ang nakilala namin na may itinatago daw na madilim na lihim. Pero bago siya humarap sa aming team at ikinwento ang kanyang nakaraan, hiniling niya sa amin na itago siya sa pangalang Rosa. Kabuhayan na para kay Aling Rosa ang manira at kumitil daw ng buhay ng tao sa pamamagitan ng kulam. Ipinakita niya sa amin ang ilan sa mga damit at litrato na kanya daw kinulam sa loob ng halos 30 taon. So Rosa, sa mga nagdududa pa, totoo ang kulam? Sa akin, totoo ang kulam. Nadadaan to sa ritual dahil sa pamana yung iba, sa alinlahi, mga ganyan, mga ninuno yung mga iba, parang katha-katha. Pero ang kulam, totoo. Ano kadalasan ang dahilan para lumapit ang tao sa'yo at magpakulam ng isa kapwa-tao? Ayun po'y dala ng galit, hinanakit. Kailangan ba kumbinsido ka na yan ay kailangan kulamin o meron ka rin bang mga tinatanggihan? Wala akong tinatanggihan, basta ipaliwanag mo lahat sa akin ang dapat kong gawin. Naniniwala ka ba na may Diyos at nagdadasal ka ba? Hindi ko masabing meron. At isa lang ang Diyos na sinasamba ko, na sinasabing hindi Diyos ng tao. Dalawang kulay na manika ang gamit ni Aling Rosa sa pangungulam. Pula para sa pamamarusa at itim naman daw kapag hiniling na kanyang ipapatay ang biktima. Ilalagay ko rito sa ibabaw ng litrato. Ngayon, kung siya'y guguhitan ko, makakaranas siya ng matinding sakit sa katawan kasama ang ritual. So binanggit mo, Rosa, na iba-iba ang uri ng pangungulam sa tao. Ano-ano ang mga nangyayari sa kanila? Ang mga nagiging biktima ko, sila po'y nagiging tuliro. Halos patayin ang sarili. Yung iba naman ay malalaman ng doktor na yun ay nagkaroon ng heart attack kasi yun po'y tinitira ko sa puso. Yung iba po naman ay nagkakaroon ng sakit na hindi nila paliwanag. Lumulobo ang mga balat, may lumalabas na insekto. Pagdating sa doktor, hindi naman alam kung anong sakit. Hanggat sa unti-unti silang parang silang kandilang nauupos. Hanggat sa abutin na sila ng kamatayan. Bukod sa mga litratong nakolekta ni Aling Rosa, isang mahabang pako ang nagsisilbi daw niyang tropeyo at antas ng kanyang madilim na kapangyarihan. Ito po yung pako na sinasabi ko sa inyo na bawat gitla po, dyan ko po kinukulong ang kaluluwa ng napapatay ko, na kinukulam ko. So nakakulong sila sa pako na yan? Oo. Sa murang edad na 12 anyos, napako kay Aling Rosa noon ang tila sumpa sa kanya ng kapalaran. Mula sa isang liblib na lugar sa Siquijor, kung saan siya ipinanganak, dinala siya ng kanyang tiyahin sa Isabela para ilayo sa kanyang pamilya. At bago siya iwan ng mag-isa sa Isabela, ipinamana sa kanya ang isang supot na may laman ng mga gamit na parating magpapaalala sa kanya ng kanyang pinag-ugatang pamilya. Ano ang laman nung bag nung binuksan mo? Nagtaka po ako, yun po'y may lamang bungo. May libro, karayom, may manika. Doon po ako nagtaka. Ano to? Bakit sa akin?
yung libro na yun, tinatawag ako. Pilit niyang inaano ang katawan ko, isip ko na, buksan mo ako, kahit wala akong naririnig. Hindi ako marunong magbasa, hindi ako nakapag-aral. Pero bakit sa bawat letrang nakikita ko, nababasa ko sa isip ko? Dahil sa takot na may makaalam ng kanyang pinakatatagong lihim, inilayo ni Rosa ang sarili sa ibang tao sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa makilala ang isang lalaking inakala niya natatanggap sa kanyang buong pagkatao. Merong isang lalaki na napaibig ako, naging kasintahan ko, nagkaroon kami ng anak. Doon niya nalaman na, ano to? Para saan ito mga to? Wala kang alam. Mangkukulam ka ba? Nakakalokoy ako, di mo ako iiwan. Bakit ganun? Saan ka pupunta? Alis na ako dito. Ano kami ng anak mo? Iiwan mo ba kami basta-basta ng anak mo? Ayoko sa'yo! Demonyo ka! Ikaw na lang natitira kong pamilya. Nung iniwan ka niya, parang siguro nagalit ka rin sa mundo, ano? Galit na galit. At dito na nabuo ang mas matinding galit sa kanyang puso na nag-udyok sa kanya na yakapin na rin ang naging buhay ng kanyang mga kadugo. Meron bang kailangang gawin ng isang tao bago maging isang ganap na mangkukulam? Meron. Yun po isang sinasabi nilang sangkap na makukuha mo sa sarili mong dugo. Yung oras na yun, hindi ko na kaya. Hanggat sa nalaglag yung bata. Buhay ang bata nung lumabas o hindi rin? Buhay po siya. Ako na mismo pong kumitin ng buhay niya para ipaligo sa akin ang dugo ng sarili kong anak. Sa buong katawan ko. Na para maging matinding mangkukulam. Rosa! Nito lang Disyembre, nakatagpo ng katapat si Aling Rosa. At hindi niya inakalang kahit marami na siyang karanasan sa pangungulam, ay mapapaluhod pa rin siya ng isang manggagamot, si Harold Cabrera. Natalo ka ng isang manggagamot dito sa isang biktima na kinukulam mo sana. Nakilala niya ako, hindi ko alam kung bakit. Tinawag niya ang pangalan ko. Hanggang sa pagmulat ko ng mata, ba't iba? Ba't ganun? Mainit. Napapaso ako. Para akong sinusunog. Nagsisinigaw ako na ayoko na. Tigilan mo na ako. Hindi ko na gagawin, hindi ko na ulitin. Nakakala ko yun ang aking katapusan. Parang wala sa pagkatao mo yung sumusuko. Ano ang nakita mo dito sa manggagamot na si Harold na bumigay ka din? Taka ako sa kanya, yung katawang lupa niya, pero meron siya sa likod na sobrang liwanag na hindi ko maipaliwanag kung anong yung ba yung sinasabi nilang santo, na sinasabi nila na hugis tao na nakapalad sa ulo ni Harold. Matapos mag-usap ni Aling Rosa at Harold sa gitna ng panggagamot, nagkita ng personal ang dalawa para sa isang ritual. Ang tuluyang pagsuko ng isang mangkukulam sa puwersa ng liwanag. Ano yung ritual kahapon? Ayun po yung sinuko ko na lahat po yung gamit ko na para mawala yung sama ng nasa loob ko, yung mga espiritu na yung mga masasama. Pumayag naman ako para sabi ko gusto ko na talaga magbago. Ang mga manggagamot, pag may nakukuha sila, may napapasabi silang na mangkukulam sa katawan ng tao na ginagamot nila, pinapatay nila para na raw hindi dumami at di makapabuksa. Pero ako naisip ko, tao rin katulad din natin yan. Pwede rin mapagbago. Masaya rin ako. Nakapagbago ako ng masamang tao. Sinunog din ni Harold ang lahat ng mga gamit ni Aling Rosa kasama ang mga litrato at damit ng kanyang mga biktima. Ang mga medalyon, karayom at pako naman ay ibinaon sa lupa matapos dasalan ni Harold ng orasyon. Ano ang pinakamabigat na tingin mong nagawa mo na inihingi mo ng kapatawaran? Yun po yung oras na sa sobrang galit, pati sarili kong anak, initilang ko ng buhay. Yun ang inihingi kong kapatawaran sa kanya. Gaano ka na kaiba ngayon? Dati po kasi hindi po ako masyado nalapit sa tao,
ilap ako. Hindi ako nakakatagal sa usapan. Kung ano lang yung sabihin mo sa akin, gagawin ko. Kung para kumita lang. Pero ngayon, iba. Gusto ko na mamuhay ng payapa, masaya. Yung may pinaghihirapan ba na hindi galing sa masama. Yung tinatanggap ko na yung sinasabi nilang Diyos na totoo. Sa bawat hakbang, humihingi ako sa Diyos na patawarin ako sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nagawa ko ng hindi maganda. Yung binayad nyo, hindi na sayang, pero marami rin salamat kasi yung nabuhay ako. Magpasanggang ngayon na gusto kong magbago. Hindi man maibabalik ni Aling Rosa ang mga sinira niyang buhay, kabilang ang buhay ng sariling anak. Buong puso niyang tatanggapin ang sakit bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. At pipiliting magbago sa tulong ng walang hanggang pagmamahal at kapatawaran ng tunay at tanging Panginoon.